Welcome back to Good Morning Boss. APEC Workshop naman ang dinaluhan ng ating kaibigan na si ang lahat ng yan sa ETC. Good morning mga boss, nandito tayo ngayong araw nito sa Isla ng Boracay kung saan nga magsisimula na ang Asia Pacific Economic Cooperation 2015 kung saan gaganapin ang SOM2, ang Senior Officials Meeting 2, kung saan nga pag-uusapan dito ang iba't ibang impacts ng climate change. Iba't iba pong mga member countries ang nandito, kaya naman abangan natin kung ano ang mga updates hinggil dyan, kaya samahan ninyo kami. Dinaluhan ng mahigit 100 delegates mula sa 15 member economies at international governmental organizations, nagbukas ang workshop sa pangunguna ni Yusek Asis Perez ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hangad ng workshop, natugunan ng epekto ng nagbabagong klima o climate change sa ating marine ecosystem. Alam mo, napapanahon talagang pag-usapan among the economists itong impact of climate change, kasi nakikita natin na meron talagang symptoms that the world's climate is changing. And that we're beginning to experience the effect of this impending change in climate. And so we look at this event as very timely. This is sponsored actually by, or managed by, the government of Japan. It's co-sponsored by three economies, Peru, Vietnam, and the Philippines. Bahagi rin ng workshop ang ilang lectures patungkol sa marine biodiversity na pinangungunahan ng ilang scholars at lecturers mula sa Japan, US, China, Chile, Indonesia at iba pa. Bagamat mayaman ang ating marine ecosystem, marapat pa rin na higit natin itong pangalagaan at protektahan, partikular na sa masamang epekto ng climate change dahil malaki ang ambag nito sa food system at patuloy na pag-asenso ng ekonomiya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa APEC region.